Napuruhan din ng hagupit ng Bagyong Tisoy ang Cavite at Laguna. Lubhang naapektuhan ang mga nakatira sa tabing dagat. Saksi, si Marisol Abdurrahman. Sa ugong pa lang, ramdam ng hindi sasantuhin ng malakas na hangin ang Laisla Bonita sa Rosario, Cavite. Hindi lang mga yero ang halos liparin, kundi maging mga bahay partikular sa tabing dagat. Sa dalawang palapag na bahay na ito, dinatnan ko ang pamilyang ito na tumangging lumikas. Ito, nagtatago. Oo nga, pero makikita ko na po kayo. Ay, wala na kami matakbuhan. Doon kami, banda kung saan kami pwede makatago. Pero nang lumakas pang lalo ang hangin, persahan ang inilikas ng mga barangay official si Juela na 6 buwan pa lang buntis. Bago tayo ba kay Kap? Wala ka nang magawa dahil talagang saplitan na kayong pinalis yun. Pwede naman kami kalikas, pero pag okay-okay naman, makabalik, pwede naman kami makabalik. Nandiyan ngayon mga lahat tao kung mga reviewer, nagbantay kung ano. Dali, uras-uras yan, nag-iikot sila. Kinukumusta nila yung mga kalagayan ng mga kabubayan namin dito sa Isla Bonita. Halos wala rin makita sa dagat dahil sa lakas ng hangin at ulan, maliban ang bagsik ng naglalakihang alon. Lahat yan, sinuong ng mamang ito habang hila-hila ang mga naglalakihang kawayan. Kawayan po. Ang atig ba yan? Hindi po, yung kapitan po ng taong. Ha? Yung kapitan po ng taong. Ah, dyan tumakalun yung taong. Bakit ngayon nyo lang po sinasalba? Ngayon lang po kasi nasira eh. Maging sa bayan ng Novileta, ramdam na sa ulan at alon ang Bagyong Tisoy, lalo't nasa ilalim ng storm signal number 3 ang probinsya. Sa coastal area nga ng Barangay San Rafael 3, 400 individual ang inilikas. Muntik pang magkulang ang supply ng pagkain para sa mga evacuees, pero nagawan din ng paraan. Nawalan din ang supply ng kuryente. Inilikas din ang ilang taga Bacoor, Cavite. Kabilang sa lumikas si Jinky, bit-bit ang kanyang bagong silang na sanggol. Puso na po kami pumunta dito. Bakit? Kasi malakas na po. Kasi kahapon wala pa eh. Magi ang katabing probinsya ng Laguna, Napuruhan. Sa bayan ng Pansol, hindi lang sa kalsada bumaha, kundi sa loob mismo ng ilang bahay. Gayun din sa lungsod ng Calamba. Gayun din sa iba pang distrito ng Laguna, maliban sa District 1. Mahigit 1,600 individual ang in-evacuate. Binaha rin ang bayan ng Los Baños. At ang lungsod ng Binyan, may mga nabuwal namang puno sa San Pablo at mga kawayan, habang ang Lumban Kalayaan Road hindi muna pinadaanan dahil sa pagguho. Mula sa Southern Luzon, ako si Marisol Abdurrahman, ang inyong saksi.